Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang paglalakbay na naman mula sa kabanang kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Melanie M. Malinaw mula sa Dibisyon ng Marinduque, Rehiyong Mima, Ropa na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento ko ay tungkol sa isang batang kwago na mahilig magtanong sa kanyang ina kung ano ba talaga ang kanyang pinagkakaabalahan sa araw-araw. Ang pamagat ng ating kwento ay ang bag ni Inang Kwago. Isinulat ni Teacher Mariel G. Balakwit at iginuhit ni Teacher Neil J. Arado, parehong guro mula sa Caraga Region. At binigyang buhay naman ito sa anyo ng storytelling ng inyong lingkod, Teacher Melanie. Handa na ba kayong maglakbay sa kabanang kwento ng bayan ko? Hindi pa lumalabas si Haring Araw at tahimik pa ang paligid. Ngunit, dinig na ni Hugo ang kaluskos sa kanilang kusina. Amoy na amoy niya ang masarap na luto ni Inang Kwago. Alam na ni Hugo na aalisan naman ng maaga ang kaniyang ina. Dali-daling bumangon si Hugo at pumunta sa kusina. Tapos nang magluto si Inang Kwago. Nakaligo na rin ito at nakabihis na. Bit-bit na niya ang kanyang malaki at kulay pulang bag. Inay! Ano na naman ang laman ng iyong bag? Bakit ba tuwing umaalis ka ay punong-puno ito ng maraming gamit? Tanong ni Hugo. Ito ay mga bagay na kailangan ko sa aking trabaho. Nakangiting sagot ni Inang Kwago. Gusto ko pong sumama, Inay. Nais kong makita ang lugar na pinupuntahan mo araw-araw. Nagmamakaawang sambit ni Hugo. Hindi ka pa pwedeng sumama. Maliit ka pa. Hindi mo pa kayang lumipad ng 3 oras at tumawid sa 2 ilog, sabi ni Inang Kwago. Maliit pa ang pakpak ni Hugo at hindi pa niya kayang lumipad ng malayo at matagal. Umalis na si Inang Kwago at malungkot na naiwan si Hugo sa kanilang bahay. Hindi na niya maintindihan kung bakit ayaw siyang isama ng kanyang ina. Mula sa kanilang maliit na bintana, ay tanaw ni Hugo ang pag-alis ng kanyang ina. Napapaisip siya kung bakit kahit malayo ang nilalakbay ni Inang Kwago, ay matyaga pa rin itong binibit-bit araw-araw ang malaki nitong bag. Magtatakip silim na nang umuwi si Inang Kwago. Magulo ang buhok nito at halatang pagod na pagod. Dali-dali siyang sinalubong ni Hugo. Nagmano ito sa bayabot ng isang basong tubig at kinuha ang malaking pulang bag nito na walang laman. Naibsan ang pagod ni Inang Kwago sa matatamis na ngiti at lambing ni Hugo. Inay, tara na at maghanda na tayo ng hapunan, wika ni Hugo. Tinulungan niya si Inang Kwago sa pagluto ng masarap na hapunan. Pagkatapos kumain, ay naghanda na si Inang Kwago ng mga gamit na kanyang dadalhin kinabukasan. Isa-isa niya itong ipinasok sa kanyang bag. Nagtaka si Hugo dahil puro pintura ang laman ng bag ni Inang Kwago. Inay, para saan po iyong maraming pintura sa loob ng iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kwago. Aha! Malamang isang pintor si Inay, sabi ni Hugo sa sarili. Naalala ko isang araw ay umuwi siyang maraming pinturang kulay berde sa kanyang mukha. Kahit ang bag niyang pula ay bahid din ng pintura. Sa sumunod na araw ay nakita naman ni Hugo na naglalagay ng maraming tinapay, gatas, candy at biskwit si Inang Kwago sa bag nito. Aba! Inay, ang daming masasarap na pagkain. Para saan po ito? Nagtatakang tanong ni Hugo.
Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kuwago. Aha! Malamang isang tindera si Inay. Sabi ni Hugo sa sarili. Siguro ibibenta niya ang lahat ng tinapay, gatas, candy at biskuit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kawawa naman si Inay. Sana ay pwede ko siyang tulungan sa pagbibenta ng mga ito. Sa sumunod na araw, ay nakita naman ni Hugo na naglalagay ng maraming basahan, walis tingting at daspan si Inang Kuwago sa kaniyang malaking bag. Inay, para saan po iyong maraming basahan, walis tingting at daspan sa loob ng iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kuwago. Aha! Malamang isang janitor si Inay, sabi ni Hugo sa sarili. Kaya pala napakalinis at napakaayos din ng mga gamit sa loob ng aming munting tahanan. Kumikintab ang aming mga kubyertos na tila maraming salamin sa aming kusina. Sa sumunod na araw ay sinilip ni Hugo ang laman ng bag ni Inang Kuwago. Nagtaka siya dahil puro gamot ang laman nito. Inay! Para saan po yung mga gamot sa iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Tanging sambit ni Inang Kuwago. Aha, malamang isang doktor si Inay. Sabi ni Hugo sa sarili, sabay tingin sa ulap. Naalala ko doong ako ay nagkasakit at nilagnat. Dinala ako ni Inay sa doktor at nakita ko ang kaparehong gamot doon. Patuloy sa pagtataka si Hugo kung ano nga ba talaga ang trabaho ng kanyang ina. Nais niyang sumama kay Inang Kuwago upang masaksihan ang pinagkakaabalahan nito. Ngunit, maliit pa siya at hindi pa sapat ang laki ng kanyang mga pakpak. Dumaan ang ilang buwan. Unti-unting lumalapad ang mga balikat ni Hugo. Lumalaki na ang kanyang mga pakpak. Sapat nang makalipad sa malalayong lugar. Sa wakas, maaari na siyang sumama kay Inang Kuwago gaya ng ipinangako nito. Isang magandang umaga ang bumungad kay Hugo. Ramdam niya ang haplos ng simoy ng hangin. Nalalasap rin niya ang sarap ng amoy ng luto ni Inang Kuwago. Sabik siyang bumangon at inunat-unat ang kaniyang mga pakpak. Sa wakas, makakasama na rin ako sa inyo. Masayang sabi ni Hugo sa ina. Maaga silang umalis ng bahay at daladala pa rin ni Inang Kuwago ang malaki nitong bag. O halika na, Hugo. Simulan na natin ang ating paglalakbay, sabi ni Inang Kuwago. Sundan mo lamang ako upang hindi ka mawala, dagdag ng ina. Aliw na aliw si Hugo sa kaniyang nakikita. Napakalawak ng himpapawid, kay puti ng mga ulap at tila sumasabay sa kanilang paglipad. Tanaw na tanaw niya mula sa ibabaw ang agos ng ilog at ang mga punong sumasayaw sa tugtog ng hangin. Sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, naramdaman ni Hugo ang pangangawit ng kaniyang mga pakpak. Napatingin siya sa kaniyang ina at nagtaka kung bakit hindi baka sa mukha nito ang kapaguran. Sa halip ay ngumingiti pa ito at mas binilisan pa ang paglipad. Mataas na ang sikat ng araw nang masilayan ni Hugo ang telang parihaba na parabang sa kanila ay kumakaway. Sa likod nito ay isang maliit na kubo na napapalibutan ng makukulay na bakod. Inay, ito na po ba ang lugar ng iyong pinagtatrabahuhan? Namanghang tanong ni Hugo. Oo, Hugo. Tara, kanina pa sila naghihintay sa aking pagdating. Sagot ng kaniyang ina. Pumasok sila sa kubo at namangha si Hugo sa kaniyang nakita. Bumungad sa kaniya ang isang berdeng pisara. Sa gilid nito ay may maliit na kahong lalagyan ng mga gamot. At sa isang sulok naman ay nakahanay ang mga gamit panlinis. Iba't ibang uri naman ng mga batang hayop ang nakaupo sa loob ng matyagang naghihintay sa pagdating ni Inang Kuwago. Magandang umaga, Gurong Kuwago! Sabay-sabay nilang bati.
Magandang umaga rin mga bata. Mabuti naman at nandito kayong lahat. Kasama ko nga pala ang aking anak na si Hugo. Sa susunod na taon ay magsisimula na rin siya sa pag-aaral. Wika ni Gurong Kuwago. Maya-maya ay inilabas ni Gurong Kuwago ang laman ng mga pagkain mula sa kaniyang bag. Isa-isa niya itong ibinigay sa kaniyang mga mag-aaral. Nahaplos ang damdamin ni Hugo nang napagtanto niya ang trabaho ng kaniyang ina. Nasagot na rin sa wakas ang tanong sa kaniyang isipan. Ipinagmamalaki ko, isang guro ang nanay ko. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Bag ni Inang Kuwago. Ako muli si Teacher Melanie Malinaw at nagsasabing paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.